Uulitin ko, utol. Once kasi na mababasa ka ng lalaki na sobrang patay na patay ka sa kanya, mahihirapan at saka makahihirapan ka na makipag-deal sa ganitong klaseng lalaki. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, tagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is never beg for his attention kapag binabaliwala ka. Okay? So ito mga utol, isishare ko lang sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan, na binabaliwala ng mga partner nila. Ha, kung ano ba talaga ang mas mainam ninyong gawin para mabigyan rin kayo ng kaalaman. Kasi most of it sa mga kababaihan, once na binabaliwala ng mga partner nilang lalaki, ay mas lalo pang nagbibeg ng atensyon ng lalaki. Mas lalong nagpapakuha ng pansin. Mas lalong naghahabol. Mas lalong pinapapaulan na ng mga mensahe. Now, which is, gusto mong humangad ng mga validations na kung ano yung mga katanungan dyan sa iyong isipan. Na gusto mong masagot niya. Kung bakit niya nagagawa ito. Kung ano ba yung mga pagkukulang mo. Na yung katunayan nito is, once na magawa mo yung mga bagay-bagay na ito, na magtatanong ka, na maghahabol ka, is wala ka rin makukuhang magandang kasagutan. Or hinding-hindi ka rin talaga magtatagumpay, utol. Na buong akala mo is magpapaliwanag siya, hindi. Mas lalo lang kayong hindi magkakaunawaan. Mas lalo lang kayong mag-aaway. So, instead na makuha mo yung atensyon niya, instead na mababalik siya sa'yo, or makuha niya rin yung atensyon mo, so the more kasi na humahabol ka, lalong-lalo na kapag palagi mo itong ginagawa, utol ha, mararamdaman at saka mararamdaman ito ng lalaki. Mababasa at mababasa ka ng lalaki. Na next time, ay sigurado, mas tataas na yung level ng kanyang confidence. Na mas lalo siyang, or mas lalong lalaki yung kanyang ulo. Na mas lalo itong magpapahabol. Kasi una sa lahat ay, alam niya na naghahabol ka. So ngayon, kahit may mga konting bagay lang na mga diferensya, na konting bangayan lang, konting tampuhan lang, is hinding-hindi na siya magbibeg sa'yo. Hinding-hindi na siya magsusuyo sa'yo. Hinding-hindi na siya maghahabol sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil una sa lahat ay, alam niya na ikaw itong naghahabol palagi. Alam niya na ikaw itong nagsusuyo palagi. Alam niya na ikaw itong palaging nag-e-initiate or nangunguna na lumapit sa kanya. Ikaw pa itong humihingi ng sorry, lalong-lalo na kapag may mali siya. Yes, actually, minsan alam na alam din namin niyang mga kalalakihan na may mali kami. So ngayon, once na ginawa mo pa na ikaw pa yung humingi ng sorry, dito lang namin mababalidate or dito lang namin mababasa na sobrang patay na patay ka sa akin or patay na patay ka sa amin. Na mas lalo kitang papahirapan. Na mas lalo akong hindi na magpapakahirap pa sa'yo. Yes, utol. So the more na mababasa ka ng lalaki, na palagi kang naghahabol, ay mas lalo ka lang mahihirapan ng mahihirapan. Ikaw lang din actually yung nagpapahirap sa sarili mo. Dahil sinanay mo siya na palagi kang naghahabol once na kahit may konting tampuhan lang kayo, utol. So ngayon, question, Kuya Kiko, what if yun na nga yung nakasanayan namin? Yun na yung nakasanayan niya na ako palagi yung naghahabol. So ito mga utol, actually, wala naman tayong kailangan ikabahala dyan. Mas mainam nga yun na kung yun na yung nababasa niya sa'yo, ay kailangan natin itong sugpuin or kailangan natin itong ihinto or babaguhin. Kung ano yung pagkakakilala niya sa'yo. Actually kasi,
Once na binago mo yung behavior mo o yung pakikitungo mo sa kanya, ay mas lalo itong magugulat. Pero again, mahirap ito sa umpisa, utol. Kasi yun na yung nakasanayan niya. So matatagalan ka dito, ha, sa proseso na ito, na kung kailan siya makaka-realize. Kasi una sa lahat, alam niya, di ba, na ikaw yung susuyo, ikaw yung magkahabol. Pero ngayon, once na ginawa mo na hindi ka nag-beg ng atensyon niya, ha, hindi ka nagpapapansin, hindi mo na siya chinachat, hindi mo na siya pinapaulanan ng mensahe, ha, yung tipong kapag binabaliwala ka niya, is binabaliwala mo rin siya. Dito niya na mapapansin ng padahan-dahan, hindi po yan agad-agad. Kasi una nga sa lahat, alam niya na ikaw yung maghahabol, ikaw yung magsusuyo. So ngayon yung gagawin niyan, sa isa o dalawang araw, is maghihintayan sa'yo. Uy, teka lang, bakit hindi na siya sumusuyo? Bakit hindi na siya nagchat-chat? Bakit hindi na siya tumatawag? Bakit hindi na siya nagtatanong? Bakit hindi niya na ako inaaway? Ha, bakit hindi na siya naghahabol? Yes. So once na papasok ito sa isipan ng lalaki, pero ito mga otol, again ha, tataasan at saka tataasan pa neto yung kanyang pride. Sige nga, teka lang. Tignan natin kung hanggang saan hayo makakaya ng babaeng ito. So dahil ito mga otol, kailangan mo itong paghandaan, dahil sinanay mo na siya eh, na ikaw yung naghahabol. So umpisa talaga is mahihirapan ka. Pero ganun pa man mga utol, huwag na huwag ka talaga magpatinag. Kailangan talaga nating baguhin kung ano yung pagkakakilala niya sa'yo. Na kung nakikilala ka niya dati na habol ng habol, this time is ipakilala natin yung sarili mo sa kanya na hindi ka ganun kapatay na patay sa kanya. The more kasi na nagbe-beg ka ng atensyon niya, utol, the more ka lang nagpapahirap sa sarili mo or papahirapan at saka papahirapan ka pa neto. So kung binabaliwala ka ng lalaki, again ha, nasa pamagat na natin, don't beg for his attention or never beg for his attention. Huwag na huwag talaga, utol. Ha, kasi once na masanay na yung lalaki, ay mahihirapan ka. Pero kaya pa natin itong baguhin. Ha, like I said kanina is, paghandaan mo lang na mahirap or mahihirapan ka sa umpisa na baguhin ito dahil naisanay mo na siya. Or yun na yung nakasanayan niya. Pero once na mapagtagumpayan mo ito, utol, ha, na naging matigas ka, na hindi ka na talaga sumusuyo, lalong-lalo na kapag ramdam mo na siya talaga yung may pagkakamali, na hinihintay mo na siya talaga yung dapat humingi ng sorry sa'yo, ay makikilala ka ng lalaki na hindi ka basta-basta, ha, natitinag or hindi ka patay na patay sa kanya. So mas lalo siyang mabibigyan ng takot. The more kasi na nagbe-beg ka ng atensyon niya is nagpapahiwatig lang din ito na takot kang masira yung relationship ninyo or takot na takot ka na mawala siya. Now, which is, ito yung magiging pambala niya sa'yo. Na kahit ano yung gagawin niyang kamalian or katarantaduhan ay alam niya, ha, na ikaw itong may takot. Na ito yung magiging pang-blackmail niya sa'yo, utol. So huwag na huwag ka talagang magpakita ng kahinaan mo. Huwag na huwag ka talagang magpakita na sobrang patay na patay ka sa kanya. And then huwag na huwag mong ipakita na sobrang napaka-importante niya sa'yo. Na yung tipong hindi mo kayang mabuhay kapag mawala siya. Ha, uulitin ko, utol. Once kasi na mababasa ka ng lalaki na sobrang patay na patay ka sa kanya, mahihirapan at saka mahihirapan ka na makipag-deal sa ganitong klaseng lalaki. Na mas lalo ka mahihirapan makitungo sa kanya. Dahil ikaw lang din yung sumanay or nagsanay sa kanya na mas lalong pinataas mo yung kanyang ego. Na mas lalo mong pinataas yung kanyang confidence. Na mas lalo mong pinalaki din yung ulo niya. Okay? Mas lalo siyang makakampante, utol eh. So yun lang po ang tanging paraan na dapat ninyong gawin once na binabaliwala na kayo ng mga partner ninyong lalaki. Ha? Tatandaan nyo lang kung ano yung nasa pamagat natin. Never beg for his attention kapag binabaliwala ka. So yun lang po mga utol ha. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat. So ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko langat para wala kang masabi. Kaya nga hindi